Ang Filipino-British football star na si Phil Younghusband ay nakilala hindi lang sa larangan ng sports, kundi maging sa showbiz industry. Matatandaan na pinag-usapan ang relasyon niya noon sa aktres na si Angel Luxin. Bagamat hiwalay na sila ni Angel, hindi mapigilang hindi masubaybayan ang ilan sa kaganapan sa buhay ni Phil, lalo na sa pagkakakilanlan ng babaeng nakakuha muli ng kanyang puso. The Philippine Showbiz List presents, Kamusta na si Phil Younghusband? Ang ex ni Angel Luxin. Phil's newfound love. Noong September 2015, nang isapubliko ni Phil ang relasyon nila ng Filipina-Spanish na si Margaret Hall sa pamamagitan ng isang social media post kung saan ay makikita ang larawang kuha sa pagbisita nila sa Harry Potter theme park sa London. Ang kwento na kanilang pag-iibigan ay nagsimula noong unang ibahagi ng 2015. Sa isang interview noon na ibahagi ni Phil na unang nag-cross ang landas sila ni Margaret sa BGC area. Nang mga panahong yon, ay kasama ni Phil ang kanyang mga kaibigan habang si Margaret naman ay kasama ang kapatid na si James na kakilala ni Phil. Madaling araw silang nagkapalagayan ng loob ng mga sandaling yon na animoy matagal nang magkakilala habang nag-uusap. Hindi naman ito katakataka, katunayan matagal nang nakilala ni Phil ang ama ni Margaret at dalawang kapatid nitong lalaki nang lumahok ang mga ito sa kanilang team noong 2011. Samantalang nakilala naman ni Margaret at ng kanyang ina ang mga kapatid ni Phil, pati na ang kanyang ina noon pang 2009 sa opening ng isang Filipino hair salon sa London. Sadyang silang dalawa lang daw ni Margaret mula sa kanilang dalawang pamilya ang hindi pinagtagpo. Ganunpaman, naroon ang instant connection sa pagitan nilang dalawa dahil pareho silang lumaki sa England. Tulad ni Phil, mahilig din sa sports si Margaret. Siya ay dating gymnast at nanalo noong kanyang kabataan sa British Championship. Isa rin sa nagustuhan niya rito ay ang pagiging passionate and strong-minded woman. Sa kasiguraduhang nararamdaman ni Phil sa piling ni Margaret matapos ang kanilang dalawang taong relasyon noong December 25, 2017 sa pagdiriwang ng Kapaskuhan nang ayain niya na itong lumagay sa tahimik. Makalipas ang mahigit isang taong engagement, ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa pamamagitan ng English Intimate Summer Wedding sa mansion ng Goodnestone Park Gardens, isa sa mga kilalang wedding venue sa Canterbury, Kent, United Kingdom noong July 21, 2019 na dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay. Tungkol sa kanyang paboritong sandali sa araw ng kanilang kasal, para kay Phil, ang parte na pinaka-memorable sa kanya ay ang church ceremony sapagkat ito anya ang moment na nagpalitan sila ni Margaret ng wedding vow na nagbigay ng lubos na kasiyahan sa kanila. Phil retired from football. Sa pagpasok sa panibagong chapter ng kanyang buhay may asawa, ay isang desisyon naman ang ginawa ni Phil. Noong November 18, 2019, sa pamamagitan ng isang Instagram post, ginulat niya kanyang mga tagahanga nang inanunsyo niya ang kanyang pagre-retiro sa football sa edad na 32. Ito ay dahil sa ilang kawalang katiyakan sa kanyang karera. Hindi kailan ang dating skipper at star striker ng Ascals, ang isa sa mga pinakamatagumpay na manlalaro sa football ng bansa at may record na pinakamaraming mga goal sa national team. Si Phil ang mukha ng pag-angat ng Pilipinas mula sa kawalan ng pagkilala sa football sa nakaraang dekada. Siya ang nagdala ng bandila ng Ascals na makamit ang unang pagkakataon na makapasok sa AFC Asian Cup sa kasaysayan sa pamamagitan ng 2-1 na panalo laban sa Tajikistan sa Rizal Memorial Stadium noong March 2018. Ngunit mas higit na naalala si Phil sa kanyang goal sa 2010 AFF Suzuki Cup sa Hanoi, Vietnam nang unahan ng Ascals 1-0 ang defending champion ng Vietnam. Noong gabing yon ay may sakit siya dahil sa food poison, ngunit nakapagtira pa din ng goal kung saan ay nakapagtala ng 2-0. Ang tagumpay na ito ang isa pa rin sa itinuturing na pinakamalaking sorpresa sa kasaysayan ng torneo. Ang labang yun din na ngayon ay tinawag na Miracle in Hanoi ay nananatili bilang isa sa mga pinaka-memorable sa kasaysayan ng football sa Pilipinas. Sa isang panayam kay Phil, inamin niyang isang sunod-sunod na mga pangyayari ang nagdulot sa pasya niyang pagretiro. Kasunod na pagkabuwag ng Davao Aguilas Football Club matapos ang 2018 Philippines Football League season, nanatili siyang free agent. Iniwan siya sa bench lineup sa tatlong laban sa 2019 Asian Cup na isa sa pinakamalalaking torneo para sa Ascals. Mula noon, ang kanyang kumpiyansa ay labis raw na bumaba. Nais niya raw talaga na maging bahagi ng kompetisyon na ito. Hindi niya nais na magwakas, ngunit nang naroon na, siya ay nabawasan ng sigla. Alam naman daw niya na ang lahat na nasa koponan ay karapat-dapat na magkaroon ng oportunidad. Nagpalalim pa raw sa kanyang pag-iisip ng mga panahong yon ay ang kasal nila ni Margaret.
Ang kawalan-an niya ng trabaho, kung alam niyang may kasalan siyang kailangang pagagastusan, ay hindi magandang karanasan. Ayon kay Phil, nais niya ng kasiguraduhan dahil sa magsisimula na siya ng kanyang pamilya at ang masuportahan ito ang kanyang prioridad. Ang paglalaroan niya ng football sa Pilipinas ay hindi na ibigay ang security na nais niya. Aminado din siya na ang naturang karanasan ay nag-iwan ng sugat at dahilan ng pansamantalang pamamahinga niya sa sport. Nang matanong kung paano niya nais na maalala matapos ang kanyang karera, ayon kay Phil, mas gusto niyang maalala bilang good person first before a football player. Gusto niya raw sabihin ng mga tao na isa siyang tunay na mabuting tao bago naging isang manlalaro ng football. Gusto niya ring sabihin ng mga tao na malaki ang naitulong niya sa football at malaking bahagi siya kung saan naroroon ngayon ang nasabing sport sa bansa. Ayon kay Phil, saan man siya magpunta sa buhay, nais pa rin niya maglaro ng papel sa Philippine football. Kahit mula sa labas o sa paligid, nais niya pa rin maging bahagi ng Philippine football sa anumang paraan. Marami anyang na ibigay nito sa kanya at nais niyang ibalik ang tulong na yon sa sport. Katunayan, magpahanggang ngayon ay aktibo si Phil sa sport na ito. Nariyan ang pagsasagawa niya tulad ng Summer Football Clinics at patuloy pa din ang SIPA ng Manila-based na The Young Husband Football Academy kasama ang kapatid na si James na sinimula noon pang 2010. A father. Isang buwan matapos sa kanyang pagretiro sa football, isang magandang balita naman ang inihayag ni Phil. Sa kanyang Instagram post noong December 25, 2019, masaya niyang inanunsyo na madadagdagan na ang miyembro ng pamilyang Young Husband. Sa mensahe, nagpabatid si Phil ng labis na excitement sapagkat matagal na anilang pangarap ni Margaret ang maging magulang at laking pasalamat raw nila sa Panginoon dahil sa tinupad ang kanilang kahilingan. At noon ngang June 12, 2020, isinilang ang kanilang unang supling. Ang cute and healthy baby boy ay pinangalan ng Philip James na mula sa pangalan ng ama at lolo ni Phil na para sa mag-asawa ay isang malaking biyaya. Masasabi niyang sa mga nangyayaring ito, maganda ang naging kapalit ng pagretiro ni Phil sa mundo ng football. Kung pagbabasihan ang kanyang Instagram feed, kapansin-pansin ang masaya niyang pamumuhay kasama ang kanyang munting pamilya sa England. Hindi niya ipinagdamot na ibahagi sa publiko ang masaya at makulay na kaganapang ito ng kanilang buhay. Katunayan ay madalas niyang ibinibila sa kanyang feed ang kanyang mag-ina na nagpapahiwatig sa kung gaano siya ka-hands-on bilang isang ama at asawa sa mga ito. Makikita rin na may solong larawan silang mag-ama kung saan ay may kalakip itong mensahe na kung gaano siya kasaya sa kanyang buhay. Hindi nga may pagkakaila na kung nag-e-enjoy man dati si Phil sa pagiging sikat na football player ay mas lalong nag-e-enjoy siya ngayon sa pagiging isang asawa at ama. Patunay lamang na malaki ang impluwensya na kayang ibigay ng pagkakaroon ng anak para sa mga bagong henerasyon ng magulang na mayroong kakayahan na baguhin at pasayahin ang buhay ng mga ito. Family of four. Nawala man sa kinang ng sports ay patuloy naman ang pagkinang ni Phil bilang isang padre de pamilya, lalo na ngayong nagdadalang tao ang asawang si Margaret sa kanilang pangalawang anak. Sa social media post ni Phil noong August 23, 2023, masaya niyang inanunsyo ang bagong adisyon sa kanilang munting pamilya at sa pagkakataong ito ay babae naman. Caption niya rito, "Soon to be a family of four. Our hearts are bursting with so much love and joy. Feeling truly grateful, blessed, excited, and beyond happy to share that we are expecting a baby girl soon." Kalakip ng mensahe ni Phil ay tatlong litrato na nagpapakita sa joyful occasion. Sa unang imahe, pinapakita ang side profile ni Margaret na humahawak sa kanyang baby bump gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kasunod nito ay isang family portrait na kuha sa harap ng isang makulay na hardin. Makikita sa larawan ng anak nilang si Phil James na nasa pagitan ng mag-asawa na hawak ang kamay ng mga magulang habang tinataas siya ng mga ito. Nagpamalas si Phil ng kanyang timeless charm sa kanyang puting kasuotan mula sa polo shirt nito pababa sa kanyang shorts na pinaresa ng khaki loafers. Samantala si Margaret ay nagningning sa kanyang hot pink na maxi dress na may kasamang puff sleeves at square neckline. Sa huling litrato ay makikita ang kanilang uniko iho na pumipitas ng mga bulaklak para kay Margaret, habang may isang basket ng mga pink na bulaklak na nasa tabi nila. Tiniyak naman ni Phil na pasalamatan ang team sa likod ng mga kahanga-hangang larawan. Kasunod niya nito ay ang dagsa ng komento mula sa kanilang mga kaibigan, kapamilya at lalong-lalo na sa mga tagahanga ni Phil kung saan ay inihayag ng mga ito ang kanilang pagbati at pagkasabik sa bagong baby ng mag-asawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!